Naalala ko guys, oh, yung kabataan namin guys. Yung kabataan ko pala, hindi pala namin. Nung kabataan ko guys, yung papalolo ko, kami yung pinapabantay ng palayan. Tapos, naabutan lang kami ng bayad nung may-ari. Kasama-sama ko si mama dati. Tapos dahil nga matagal kami minsan padalhan ng pagkain guys, si mama nag-hyper siya. Hinabol niya ako ng kahoy, yung nilalagyan ng parang tao-tao sa may palayan. Ma, dito ka makay, may motor ma. Hinabol niya ako guys, akala ko mamatay na ako dati nung bata pa ako. Talagang ikot-ikot talaga kami sa may pilapil ng palayan talaga. Tapos minsan din pag si mama, pag mainit ang ulo niya dati nung bata ako, binabato niya ako ng mga putik dyan sa may pilapil. Kasi minsan kasi guys, ang tagal kasi kami dalhan ng pagkain dati, kaya lagi kami late sa pagkain ng kabataan ko. Kaya naranasan ko talaga lahat ng hirap sa buhay guys. Tsaka nasilayan ko yung hirap din ng mama ko ba. Kung gaano kahirap din yung mga pinagdadaanan niya. Kahit dun sa papalolo ko tsaka sa kapatid niya. Nasilayan ko yan lahat guys. Kaya maraming nagtanong guys kung bakit daw ganito na lang ako kay mama ba. Kasi guys, kahit naman hindi ako naalagaan ni mama, nakikita ko yung hirap niya. Tsaka may mga naalala din ako dati na nag-aaral ako ng kinder guys. Dinadala lang siya ng papalolo ko doon para dumudo ako. Diba, isipin nyo guys, ganito na yung sitwasyon ni mama nung time na yun, pero nagawa pa rin niya akong paduduin kahit tumudumi siya dati guys. Kasama-sama niya ako. Daming hirap ni mama guys. Tapos sinasama-sama siya dati ng mag-harvest ng palay, magbubuhat ng mga kahoy na pinagabasan. Yung kita niya doon guys, kasi kahit ganito na siya guys, sinasama-sama siya dati. Yung kita niya doon guys, yun na yung kakainin namin. Kaya grabe din yung sakripisyo ni mama guys sa buhay namin noon. Kaya sana gumaling ako para mabigyan ko rin naman si mama ng maayos-ayos na buhay. Wait lang ma, nihingal ako. Wait lang, hinto tayo saglit. Nasa mama ko. Sa totoo lang guys, nung nakuha ko na si mama, tsaka na si mama nakaranas ng maayos-ayos na kain, maayos na tulugan. Kasi grabe talaga yung karanasan ni mama talaga dati. Uy, nagulat naman ako dun sa baka guys. Nagulat ako sa baka. Kaya may awa ang Diyos at si mama gagaling. Gagaling pa to siya guys, kasi marami naman ako mga nakikita sa kanya na pagbabago. Kumpara noon guys at saka ngayon, mas okay din talaga si mama ngayon. Kasi dati nagbubunot siya ng buhok, nagha-hyper siya guys, nagsasalita siya ng mag-isa na para siyang galit. Hindi lang talaga parang galit talaga siya sa mga salita niya. Pero ngayon guys, nawala na yung nagsasalita siyang mag-isa. Hindi na rin siya nagbubunot ng buhok ko. Lago-lago na ng buhok niya guys.
So maraming mga nabago sa kanya. Kaya may pag-asa talaga siyang gumaling. Ngayon nakapagbigkas-bigkas na siya ng paisa-isang salita. Kahit hindi man niya matandaan lahat, pero at least nakapagbigkas-bigkas na siya. Malaking bagay na yun para sa kanya. Wait lang ma. Hinihingal ako eh. Wait lang. Wait lang ma. Dito muna tayo.